Isang magandang araw po sa inyo mga katropa. Share ko lang po yung woo, taniman dito sa amin sa Bulacan. Ayan, mga tanim po ng pinsang ko. Tingnan nyo po yung lugar. Oh. Ganda, di ba? Nakaka-relax po kasi pagka nandito kayo sa taniman, sa bukid. Ito po, pipino to, tatalebe, di ba? Ayan po yung tsura ng puno ng pipino. Ano ba, wag puno. Ayaw nila ng tinatawag na puno eh. Yan po yung itsura ng halaman, gulay na pipino. Bulaklak na siya oh. Ganda po rito. Ayan oh. Kasama ko po si Leo. May hawak na kabute. Tapos si Tata Lebe. Yun. Ganda po rito, promise. Ano lang. Nakaka-relax. Halimbawa, kung kayo taga rito at mahilig kayo sa mga ganitong lugar, pag pumunta kayo sa ganito talaga, marirelax po kayo. Ayun, doon sa may dulo, may nag-aararo po. Kalabaw. Uso pa po dito yung kalabaw, tas may araro. Di ba yung kadalasan ngayon, yung makina na. Pero dito sa amin sa Bulacan, meron pa rin mga ilan lugar na gumagamit pa rin ng araro. Yung mga ampalaya po, meron na rin bulaklak. Oh. Di ba? Yung bunga niya, liit. Taba ng ampalaya, taba. Taba ng punta. Maganda rito sa atin eh. Naghahanap po kasi kami ng kabute, kaya nandito po kami. Ah, nag-grass cutter pala si Kuya. Kuya Ronald po. Baba kaya tayo sa gilid, ano? Tingnan natin. Talebe, baba tayo, tingnan natin doon. Baba tayo doon. Tingnan natin, baka may kabute doon. Pero talaga ang kabute po yan, lumalabas po yan pag halimbawa kung umuulan, tapos kumulog daw. Yun. Ewan ko kung gaano katotoo yan, pero alam ko ganun po talaga. Ayun po mga katropa, sinar ko lang po yung taniman ng gulay dito sa amin. Nahuli mo? Ay, nahuli nila ibon. Ay, ang ano, ang galing. Oh, ay, ay, ang cute, pakawala natin siya. Ay, kawawa naman. Baka kainin ng pusa. Ang gawin kaya natin, uwi natin. Palakasin natin. Uwi natin, tapos palakasin muna natin. Saka natin siya pakawalan. Kunin mo na yun. Kawawa naman siya. Tingin niya. O, oh, diba? Ayun po yung nakuha ang kabutin na talebi kanina. Ano mo siya? Parang ba na yung pakpak? Ha? Pagagalingin natin. O, pagagalingin po natin, tapos saka natin siya pakawalan. Baka kainin po siya ng ibang hayop, mga pusa, mga ano. Kawawa naman. Talebi, ayun na. Ako na. Ano, wakan po, kawawa naman siya. Yun po, mahina po siya. Ang gagawin po natin dito, palalakasin po muna natin siya bago natin siya i-release. Kasi baka makain siya ng kung ano-anong hayop dito. Pwede siya makain ng ahas, ng pusa. Siyempre sa gubat po kasi may mga wild na hayop na kumakain ng kapwa nila. Kaya antayin natin siya lumakas bago natin siya release. Ano po bang ibon to para sa inyo? Kasi sa amin po kasi parang ito yata ay bato-bato no, Leo? Bato-bato. Bato-bato ba yan? Ang ganda pa naman niya. Ilalagay po muna natin doon sa Kila Insan Jasper. May kulungan, may lovebird siya doon. Para lang po hanggang sa lumakas siya. Tapos, and then, re-release natin siya. Ayun po mga katropa, nandito lang po kami ngayon. Naghahanap po kami ng may ulam namin ngayon tanghali. Kasama ko si Leo kasi Tata Lebe. Tapos yun nga, ito nakita natin siya. Ayan, kawawa naman siya. Mahirap talaga pag nag-iisa. Iniwan siya eh. Ayun po mga katropa, hanap lang po kami ng aming makakain ngayon tanghali. Nai-share ko lang po yung konting taniman dito sa amin, sa Bulacan. Na talaga masasabi mo na yung lugar eh, talagang probinsya-probinsya pa. Ayun po mga katropa. Ang nakita na namin pang ulam para ngayong tanghali ay dahon po ng ligaw na ampalaya. Yan. Ba't po siya tinatawag na ligaw? Kasi tumutubo po siya sa gubat na walang nagtatanim. O baka pwedeng nagtanim yung ibon. Ito po. Papakawalan po natin ito mamaya. Siyempre kailangan natin siya alagaan bago natin siya i-release kasi kawawa naman siya. Dami na. Tama na siguro yan kasi pang munggo lang naman. Yan po kasi namin sa munggo. Yan, ilalahok. Sarap niyan. Tapos ang masarap nito,
Ewan ko lang sa inyo kung ano po yung madalas na hinahalo nyo sa munggo. May bunga oh. Yun, oh. Kunin mo nga. Yun. 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 Hinog. Ay, may hilaw. Yun. Ah, yan po yung bunga ng ampalayanlig. May hinog. May hinog. Yan. Ito. Kunin mo yung hinog. Tanin natin. Doon sa atin. Tanin natin. Ito po. Ayun pa. Ayun pa. May mga bunga. Yun. Oh, hinog. Oh. Dami. Yan. Tanin natin. Yan. Yan. Sama mo na. Yan. Iyan po, sa susunod na tag-ulan uli, pag nag-uulan, tutubo uli siya. Mamamatay, tapos tutubo uli siya. Parang siguro yung mga hinog na bunga niyan, nalalaglag sa lupa, tapos pagdating ng tag-ulan, tumutubo uli para magkaroon uli ng ampalayanligaw. Okay na siguro yan, Leon. Ang dami na niyan. Ang dami po, oh. Di ba? Lalagay lang sa munggo. Ayan, di ba? Ayan po mga katropa, uwi na kami para makapagluto. Siyempre na-stress na po rin po yung alaga natin ngayon, bagong alaga, ay kinuwanta talebe. Kaya alam po natin siya bagong alaga ngayon kasi palalakasin lang natin bago natin siya i-release. Ayun po, uwi na kami para makapagluto na po. Ayun po mga katropa, nandito na po kami sa bahay. Siyempre, nakakuha rin po kami ng patolang may palikpik. Ayun po yung mga bunga ng ampalayanligaw. Tapos siyempre, ang nagtatanggal po ng dahon ng ampalaya ay yung aking pamangkin yan. Tinuturuan po natin siya maging masipag habang bata pa lang siya. Di ba, Yuan? Marunong na siya maghimay, oh. Yan, himayin mo lang lahat yan, ha? Hindi kita tutulungan, ha? Yan, kailangan ng isang trabaho, bata pa lang, pagka inaumpisan mo, kailangan tapusin mo. Yan po mga katropa, pagkatapos himayin ni Yuan yan, yung patola, tayo na magbabalat kasi baka mahiwa siya. Pagkatapos siya himayin, luluto na po tayo. Ayan po mga katropa, magluluto na po tayo. Lulutuin na po natin yung ampalayanligaw na merong patola. Mama ko po nagluto. Ayan, si Mother. Ito po yung patola. Ayan, ito po yung ampalayanligaw. Sibuya. Kamati. Sardina. Mega. May pahabon. Yung lata po kasi ng sardinas, sinalagyan talaga ng tubig yan. Siyempre, ritimplahan ni Mother. Ayan, asin. Tapos, bechin. Mama ko, konti lang po maglagay ng bechin. Eh. Yan, lagyan po natin ng tubig. Masarap kaya yan, ha? Ano pa yan? Yan. Yung patola po na yan, nadaanan po namin dun sa tanim ng pinsang ko. Kumuha po kami ng 2 piraso lang. Pagkulo po niya, nalagay na po yung dahon ng palaya. Tapos po nun, kain na po. Ayan po, malambot na po yung patola. Ayan, nilagay na po ng mama ko yung dahon ng palaya. Ayan. Tapos, maya-maya po, kain na po tayo. Dahil si Tata Lebe po, gutom na. Ayan, mamaya, subaybayan nyo kung paano po kumain si Tata Lebe. Ayan po mga katropa, kakain na po kami. Ito po yung sardinas na nilagyan ng patola saka dahon ng ampalayanligaw. Ayan po yung ulam Tata Lebe. Oh. Sarap. Ayan mo na ito. Ayan mo na ito. Uy! Ano? Ayaw daw po niya nito at malang sarap po. Kasi may sugat daw po siya. Sarap-sarap na ito eh. Ayan o. Oh. Bakit ayaw mo nang malasa? Sila yung po kumain na. Nauna na po, hindi po nakatiis. Masarap yung daon ang paleta, Lebe. May isa dito sa patola. Ano ba dito akong kaya? Ang dalawa yung patola sa bahay. Yung dalawa? Ano kung makalagyas ka? Masarap po mga tropa. Ang panindigaw. Mas mahilig po ako sa gulay kasi sa kamne. Mahilig din lang po ako sa kamne. Ang gustong-gusto ko po yung sinigang na buto-butong baboy. Thank you.
Sarap yung alabaw. Yung pa mga tropa, tapusin lang po namin pagkain. Siyempre, ganun pa rin po. Lagi kayo mag-ingat at God bless po. Lagi niyo pong tatandaan dito sa Soto TV 10. Good day, sundutan.